NBA recap muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. First, panalo ang Boston Celtics kontra Indiana Pacers 119-100. This time, sinigurado na nila. Last game kasi pinaabot pa nila ng overtime. And this game, hindi na sila nag-collapse. Very surprising na umiikot yung bola sa kanila. It is not Boston basketball, di ba, kung merong ball movement. Jaylen Brown with 34 points and Jason Tatum with 33 points. Next, panalo ang Charlotte Hornets kontra Philadelphia 76ers 109-98. Nagpakita sa larong ito si Gordon Hayward with 30 points, improving talaga yung defense nila, forcing Embiid na magkaroon ng early 2 offensive fouls. Si Hayward talaga yung nag-show up, pero sinabi niya sa interview na it was their defense kung bakit sila nanalo. Next one, Washington Wizards defeated the Orlando Magic 112-106. Wala pa rin si Bradley Beal pero no problem, naging mainat si Spencer Dinwiddie scoring 12 points of his 17 sa first half. Tapos si Kyle Kuzma, 19 points, 10 rebounds and 8 assists. Is Kuzma going for the most improved player award? Miami Heat crushed the Atlanta Hawks 115-91. Lima lang ang lamang ng Heat sa halftime pero bandang 6 minutes ng laro sa third quarter ay biglang naging 75-53. This is really impressive kasi hindi naglalaro si Jimmy Butler at Bam Adebayo. They are hanging up sa standings. Tyler Hero with 21 points, 11 assists, and 9 rebounds. New York Knicks defeated the Dallas Mavericks 108-85. So far, ito pala yung masasabi nating perfect game ng Knicks lalo na sa lahat ng starters. Lahat sila ay nakapag-double figure sa larong ito. RJ Barrett leads the way with 32 points. Yung Dallas naman, nahihirapang manalo kahit maganda yung laro ni Luka. Pero ngayon, mas lalong mahirap kasi hindi maganda ang shooting night ni Luka. Next, Houston Rockets wins the Battle of Texas kontra San Antonio Spurs 128-124. Biglang nagpakita si Eric Gordon sa larong ito with 31 points, shooting 90% from the field. A sorry triple-double naman para kay DeJounte Murray with 32 points, 11 assists, and 10 rebounds. Should the Rockets keep Gordon or mas lalong magandang itrade dahil ganyan yung nilalaro? Tataas yung value. Next, Cleveland Cavaliers defeated the Utah Jazz 111-91. Nakuha ni Darius Garland ang kanyang first career triple-double, 11 points, 15 assists, and 10 rebounds. Tsaka parang hindi Jazz yung naglaro with only 11 assists. Ito nga yung kanilang lowest single game assist since January 2018. And ang debate ngayon, should Darius Garland be an all-star? Brooklyn Nets tinambakan ang Chicago Bulls 138-112. Pagbukas ko ng TV, all 71 tapos biglang naging 7 and then sumunod-sunod sa third quarter. Yung Bulls kasi puro turnovers, at least may nakita akong 3 sunod. May time pa nga na naging 40 yung kalamangan. Kevin Durant with 27 points, Harden with 25 points and 16 assists, and Kyrie Irving with 9 points. Lastly, Sacramento Kings defeated the LA Lakers 125-116. Naging electric ang backcourt duo ni De'Aaron Fox at Tyrese Haliburton. As always, another sayang effort by LeBron with 34 points. This season, ang problema ng Kings is yung closing out games pero they conquered it in this game. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.